kayo manda. Uy. Ay, mag-on. Noong camera to. Teka nga. Umpisa pa lang tayo mag-vlog, Brad. Makisama ka naman sa akin. Mag-start pa lang tayo mag-vlog. Battery low. Kaya naman pala. Ay. Ibali. Kanina nasa ano pa yan ah? 70? Tapos ngayon 1% na lang. But anyway guys, DownShiftVinci here. Actually, hindi ko alam kung anong klase vlog ang mga poproduce ko ngayon, no? Sa totoo lang, meron ako pinagdadaanan ngayon. Ayoko munang i-share gawa ng hindi pa ako ready. Let's just say na lang na meron akong personal na pinagdadaanan ngayon. Yun sana ang ipa-vlog ko. Like, mag-share ako sa inyo ako ano man nangyayari sa buhay ko. Kaso, ang drama kasi. Wow naman! Wow! Wow! Ayoko naman din mag-share ng katramahan sa channel ko. Siguro kapag na-share ko na sa inyo, yun na yung point na talagang hindi ko na kaya. Yun nga no. In this vlog, hindi ko alam kung ano yung vlog ko. Doon may mapupunta ako sa ego guys. Like, pumunta ako ng Stickazone, pumunta ako ng Pasig, pumunta ako ng Casco Market, pumunta ako ng Las Piñas. Marami. Marami ang gagawin ngayon. Actually, babiyahin rin sana ako ng Lala. Move! Kaso, sobrang dami nga kasi yun ang gagawin. Kaya, baka hindi ko ma-manage. Eto, pumunta ako ng Stickazone. Tignan natin or observe natin kung ano ba mga makakasalamuha ko sa biyahe ko na to, no? Ewan, hindi ko talaga alam kung anong klaseng vlog ang mapuproduce ko. Bahala na! Kaya, favorite! Update ko na lang kayo kapag may nangyari na sa vlog ko na to, okay? Munti ka na ako doon! Hindi ko alam na kakaliwa rin pala si kuya. Yun ang nakakatakot na mangyayari, no? Mahulog ka sa kanal. Parang yung sa meme na nagkakating klase sila tapos nahulog siya sa ano kanal. Ay! Putang ina mo, ginagawa mo! Sabi ba naman ng isa? Ay! Ginagawa mo! Loko. Kaya ba guys? Natry nyo na ba mag-cutting class? Ako, sa totoo lang, napag-cutting class na ako isang beses. Huwag kayo mag-comment ng kung ano-ano dyan isang beses na nag-cutting. Tapos sa huli kami ng principal, may kalampungan sa ano, sa garden. After nun, ayoko na, hindi ko na inulit kasi nakakaya. Alam mo yung kilalang kilala kayo sa campus, tapos malalaman na ganyan yung ginagawa niyo. Nakakaya. Pero yun, after nun, hindi ko na ulit inulit. Visit. Gustong gusto ko na dumaan dito guys. Kasi patag na yung ano, kalsada. Unlike dati na rough road pa. Although kahit nung rough road, gusto ko pa rin siyang daanan. Gawa ng, yeah, syempre ADV na tayo no. Kaya okay na siya pang rough road. Pero ang pinagusto ko kasi dito, ito yung kurba daan na to. Tipong punta ka dyan, break ka dito, sabay corner ka, sabay sasayad yung ano mo. Ay, hindi pala sumayad. Gunggong! Pero yun yung nakakatakot na mangyayari. Na kapag may sumayad, di ba? Parang ka-atakihin sa puso. Akala mo katapusan na ng buhay mo. Parang ganun. Pero para sa akin, mas nakakatakot yung nagkukurbada-kurbada sabay may makikitang LTO. Like nung nangyayari sa akin sa C5 extension. May kasabay ako sniper 150. Lakas ang sniper 150 na yun. Sabay pagdating namin sa kurbadahan na ano, sa may C5 extension. May mga LTO tsaka HPG palang nakaaba. NANI? LTO.
LTO. LTO. Lalaro-laro pa kami. Abay, may ganun pala. Grabe. Oy, 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 oy. Ay, yung sinasabi ko sa inyo eh. Imagine yung pangyayari. Yung mga kanong katapos na muna. Ah, grabe. Visit na po akin eh, nakapal. Gewang gewang ako. Buti na lang, di ba, mga ganyan takbo ko nun. Di ba, muntik na ako sa puso. Harap tanga ang puta. Ito pa, may gusto kong aminin sa inyo, no? Nakakapagod, nakaka-drain, at kung ano-ano pa, yung mag-isip ka ng mga content. Dumadating talaga sa point na wala na talaga ang content, wala na maiisip ng content, at kung ano-ano pa. Kaya itong ginagawa ko na to, sobrang random. Hindi ko lang kung ano mapuproduce kong content. Mas gusto ko yung parang ganitong content na tipong walang point. Walang point, grabe. Grabe naman sa walang point. Hindi naman sa walang point. More like parang wala kang masyadong iisipin na kung anong gagawin mo. Parang ganun. Unlike lang ganito na sobrang random. Kung ano talaga makita mo, kung ano ma-experience mo, yun ang masasabi mo, yun ang ano mo, ilalabas mong kalooban. Mga ganun. Kesa yung parang... like yan, magla-ride sa, sabihin natin sa Bicol, sa isang lugar, abay, kumbaga alam ko na yung mga sasabihin ko, or alam ko na yung mga papakita ko sa inyo, mga ganun-ganun, di ba? Di ko sinasabi na pangit yung mga ganun klaseng content, pero as a vlogger, tulad neto, na di ko alam kung anong mapoproduce ko, okay lang din naman pala. Kasi kahit pa paano, may mga nangyayari din pala. Although, may mga times na talagang wala nangyayari sa mga biyahe ko. Like yan, mabiyahe, tapos walang mangyayari, ganyan-ganyan, tulad ng nangyayari ngayon. Na nakagento na, nakabuntot ka ako dito! Pero ganun pa naman. Ay, naalala ko yung gento pagbablog ko. Pumunta ako sa Kalookan, tapos sabi ko yung mga nakikita akong parang di ko nagugustuhan, napapabaliw ako. So yun nga, no? Para mas okay naman yung gento, no? Para refreshing, kumbaga. Classic motovlog, kumbaga. Kung ano yung nakikita mo sa biyahe, nakikita mo sa lugar, nakikita mo, or na-experience mo, yo. Eh, masasabi at masasabi mo. Ewan ko, ano ba itong pinapinagsasabi ko, Diyos ko. Napakasimpleng bagay, di ko ma-explain. Ikaw, bobo! Uy, ano nangyari sa camera ko? Napagod na rin, parang ako. May ADP. Batingin natin ng ADP user. Businahan natin. Hindi ako pinansin! Inis na ba ako? Wawa naman si Vinci. Wala na kaibigan. Hindi pa binabati ng kapwa ADB. Hindi, okay lang naman yun, guys. Okay lang yun. Kahit ang sakit. Hindi, seryoso, okay lang yun. Kasi may mga ganyan naman talaga. May mga tao ako na-encounter na bubusin na sila. Ako naman itong tamang hinala. Nakakala ko ako yung tinatawag din naman pala. At may mga times din na ako pala talaga yung binubisinahan. Pero hindi ko naman na ano, hindi ko napapansin. Hindi natin maisisi si Brad na naka-ADV kung bakit di siya nag-respond sa ano ko, sa busina ko. Kasi hindi niya naman din alam na siya yung tinatawag ko, di ba? Pero ganun pa man, shoutout sa'yo, Brad. Pero okay lang yun. Okay na, kahit masakit. Then joke lang ka lang. Kayo naman. Hindi na biro. Anyway, dito na ang Stickazone. Nakuha na ako ng sticker kasi alam ko, yan ang gustong-gusto niya eh. Kaya lang naman kayo nagkanasahin dahil makakuha ng sticker. Hindi, joke lang. Dahil gusto ko na rin kasi mamigay ng sticker sa inyo, guys. Nakakaya na rin sa mga tao nakakita na, Vinci, baka sticker naman, baka naman. So, sasabihin ko, ay, wala, ubus na. Ay, wala, sensya na. Pero ito ang buti nga, no? Please, nabigyan tayo ng Stickazone ng sticker. Kaya, yan, pick-upin ko na yung sticker ko. Tapos, kung may nakakita, pamigay natin sa kanila. Okay, ma'am, salamat ha. Binipak mo lang. Boss, tuloy na ako. Oo. Nuha ko lang sticker. Last year MJ eh. Ay! Ay, nahulog. Giniago, ma'am! Yeah. Ma'am, galing mo pala dyan ha. Hindi ko alam ha. Okay. Nahulog. So, yun nga guys. Maraming salamat kay Ma'am Dina at sa buong staff ng Stickazone for the sticker. Siyempre, kay Sir MJ.
tapusin yung vlog. Pero bago tapusin yan, guys, may kukwento lang ako sandali. Wala na, gusto ko lang share sa inyo yung na-experience ko nung mga times na bago-bago pa lang ako sa pagpa-vlog. Especially yung part na kung saan sumembl lang ako sa motor ng Raider na gamit ko dati. Ako ang tawa dyan kasi alam mo yung ang ironic lang na may mga nag-comment sa akin dun na mga bad comments. Especially yung pinaka-tumatak sa akin na comment dun, nagsasalita daw ako mag-isa. Obvious ba? Sobrang daming moto vlogger ngayon. Ngayon, masisisi mo ba kami kung nagsasalita kami mag-isa? Nakakatawa lang kasi alam mo yung ang ironic, kasabi-sabihan akong ganun, sabay ang mangyayari pala. Karamihan ng mga moto vlogger, ganun din ang ginagawa, nagsasalita mag-isa. Do hindi kami baliw. Literal, yes, nagsasalita kami mag-isa, pero hindi dahil baliw kami, kundi dahil kayo ang kinakausap namin. Ngayon, kung ikaw hindi mo maintindihan yun, huwag ka na manood ng mga vlogs. Huwag mo nang subukan manood ng vlogs kung hindi mo rin naman kami maiintindihan. Huwag mong pipilitin kung hindi mo kaya! Ganun lang kasimple yun. Hindi lang ako, hindi lang vlogger, hindi lang mga motovlogger, kundi lahat ng vlogger dito sa Pilipinas, dito sa buong mundo. Yes, nagsasalita sila mag-isa, pero hindi ibig sabihin nung baliw sila, more like kinakausap nila kayo. Ganun din ginagawa ko ngayon, kinakausap ko kayo. So yun nga, no, ganun lang, siningit ko lang kasi kaya pa ako salita ng salita, kanina pa ako sigaw ng sigaw. Pagod na ako, kaya dito ko na lang tatapusin yung vlog. Maraming salamat sa pag-unod, sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa mag-comment. Ayan, sabay-sabay tayo mag YOLO THE DRILL! Ride safe! Peace out! Random content eh. Walang naisip ko nung talagang content. Pero ayos, nag-enjoy ako ngayon. Nag-enjoy ako. Sana nag-enjoy din kayo.